ang mga ibon na lumilipat ay mahal ng Diyos. Say my heart is falling in tears. So guys, live na live, nandito tayo ngayon sa Manila Hotel kung saan makakasama natin yung isa sa pinakasikat na pinakasikat sa buong Bacolod City lang. So, nandito pa ngayon si Josh Knows Best, or also known as Joshua Draper Villanueva. So, tatanungin natin siya. Sharing ba tayo, international? Yes, this is, nag-air po tayo. Also, we need to speak English, right? Palawan lang naman. Palawan lang naman. Habot ang coverage siya. So, Tagalog yung mga tao dyan. So, huwag kang ambitioso, sir. So, nandito tayo. Tatanungin natin siya kung ano nga ba yung maititip niya sa mga baguhang influencer. Yeah. Bagong influencer. Uy, ayaw kong na itawagin akong influencer kasi malaking issue yan. Ay, okay. So, being a content. Content creator na lang. O, mas mag... Content creator. Okay. Sounds better. Yeah. Okay, sounds better. Content creator. So, guys, Josh, ano bang masasabi mo sa mga baguhang seafarer or aspiring seafarer na next to start na gumawa ng vlog or something na mag-start plan sa YouTube industry? So, ikaw. Ano masasabi mo? Yung sa akin lang naman po, if magsistart kayo ng YouTube channel nyo, konting, seryoso to ah. Sasagutin ko ng seryoso kahit hindi niya ako sineryoso, okay? Huwag na natin siyang guluhin pa kasi magulo na yung... So yung tinatanong ko dito, sir, hindi ko po, sir, kung connected to. Mag-resonate ka naman, sir, sa tinatanong kong question, sir. So, okay, inuulit ko po, sir, sa baguhang mga YouTubers or gumagawa ng content, sir, anong masasabi mo? Wala kami pakialam, sir, sa feelings. So, sir, bayad ako, bayad ka din dito. So, let's do our part na lang po, sir, para sa production, no? Oo. So, ito na nga, guys, is if mag-start kayo or nagpa-plan pa lang kayo na mag-vlog or kahit maging social media influencer. Kakasabi mo lang, di ba, na hindi ka katawaging influencer? Or social media... Ay, wala. Ay, napahambol kanina. Si Josh Knows Best po, pahambol lang po payangin na. Pero ano, ayoko na magsalita, Josh Knows Best. So, yan na po, yung legit na po yung sasabihin niya. If gusto nyo mag-vlog, guys, katulad nila, sisikat nila, sikat talaga sila ng mga seaman vlogger, guys. Oo, so, yun nga, yung pinaka-importante talaga, guys, yung una-una is, mag-isip kayo ng magandang content nyo sa YouTube nyo. Oo, kasi yung content talaga, yan yung, tinitingnan unang-una na ng mga viewers, guys. So if magsiseaman vlog kayo, so madami ng seaman vlogger sa YouTube, so dapat yung isipin yung content is unique from the eye of the viewers. Yeah. Okay, sir, narinig namin, sir. Rinig lang naman namin na. Rinig lang naman na. Gahaman na. So yun nga, sir, rinig lang din namin noon, yung pagiging influencer nowadays ay nami-misinterpret ng mga tao, di ba? So, pag sinabi kasi influencer ka na parang taas na ng lifestyle mo or ganyan, or filler or ganyan, di ba? Ganyan, famous, big deal para sa kanila na maging YouTube content creator or isang vlogger ka. Kaya minsan din natin naiiwasan na minumak tayo ng ibang tao, no? So, syempre, natural lang yan as a celebrity. So, yun nga. So, yun nga. De joke lang, pero totoo naman. So, yun. Second question. Kailan ka nag-start or anong date? Mayroon ka bang date na in-assume or ipinlano sa pagiging YouTube content creator mo? Or is just unexpected or something? Actually. Sir, wag mo ako ma-actually, sir. Napipikon ako sa mga tao nag-actually, sir. Then, nag-start kasi ako, Kuya, nandun sa bag. So, pwede na kayo magkala dito? Mga audience po na nanonood sa mga, sa mga recorded na mga shows, nakikiusap na po ako sa'yo na manahimik naman kayo. So, channel mo ba to? Ewan ko nga, kanina okay, channel ba to? Sa'yo na lang. Siyempre ako nag-interview, siyempre sa akin na to. Sige. Oh, yun nga. Pero ba't sa akin lahat ng questions? Ikaw yung bida dito, ako yung ano. Ito, sa SMIC. Ito yung interviewer, ito yung interviewed, ito yung nag-assume. Oh. Sa kanya yung channel. Ito, joke. Ito yung mas malala. Prop.
ito tropa to, tropa to. May manager yan. Okay. So sir, kailan nga po sir nag-start or naging yung eagerness mo sa pag-vlog? Kailan yan nag-start? Actually, nag-start ito ano, last year bago ako sumama. Last year, una ng last year. Last year nung bago ako sumampa ng barko. Pero ano, nag-utility kasi ako at tapos nanonood ako ng mga vlogs. Okay. May pinuntahan kong isang coffee shop. Yung sa akin talaga kasi nag-trending yung mga coffee shop sa inyo. Oh, sa Bacolod, mga cafe, mga restaurant, ganun yung nag-trend. And and yung sa Seaman Vlog naman, yung aim kasi ng channel ko is not only for ano, lifestyle because gusto ko ding ano makatulong din sa mga kabaro natin. Kamusta ka, kabaro? Kumusta ka, kabaro? Sa lahat ng ginawa mo diyan ako natuwa. Oh. Eh, di ba, mabait-bait ko, di ba? So gusto ko talaga ano makatulong sa mga kabaro natin kasi di ba, ano, nang busy din yung mga kabaro natin. Sure, yeah. Tapos alam ko na karamihan sa mga seaman pagod talaga magbasa. Kaya gusto nila na manood talaga ng video, ganun. So yung mga process, di ba, ina-explain natin sa video, tapos pinapakita din natin sa kanila yung mga ganap or yung katotohanan or reality talaga na nangyayari sa barko. Na hindi lang puro pasarap, hindi lang puro travel, hindi lang puro malaki yung sahod, kundi may mga sacrifices talaga na partners or anong tawag dyan, kakambal ang ano, ang pagiging seaman. So, thank you so much po, Mr. Josh. So, next question po tayo. Next question po tayo. Regarding naman po sa maritime industry. O, di ba, hindi naman sa laging naka-focus tayo dito sa pag-vlog kasi vlogging is natural para sa atin, di ba? Alam naman natin yan eh. So, ano, ito naman yung tatanungin ko. Paano mo na i-handle yung situation? Paano mo na ma-manage yung mga syempre natural din sa mga officials natin na magalit or something na kapag may magawa tayong kasalanan na kahit konti lang, paano mo siya na ma-manage yung feelings mo or kung magalitan ka ng matindi? Napagalitan ka na ba ng matindi? Hindi pa. Ang plastic mo. Hindi. May ugali kasi ako na ano. May ugali kasi ako. Hindi ko alam ha. Baka talent lang. Talent or anong tawag dyan. Basta nang may ugali kasi ako na yung parang hindi ako... Sir, nakakangalay sir. Kung gusto mo... Baka naman pwede ikaw humahok sa microphone. Yung tipong parang hindi ka napapagalitan kasi parang... It's a gift? Oo, parang gift sa'yo na hindi ka talaga masakit sa mata. So, parang ganon. Kagaya sa ano, sa kakilala ko na... Hindi masakit sa mata. Alam mo, hindi lang ako nagsasalita. Okay. Sige. Okay. Bigyan ng silbi. Okay, ano po yun? Paray, silbi ka naman dito. Sige, be. Sabi mo, di mo masakit sa mata. Yun yung gift mo. Di ka sure. So, yun nga. Well, tama din naman si Idol Josh na it's a gift. Gaya din naman. May mga tao din kasi nga may kakilala ako na ano. Ito ha, kakilala ko lang naman. Ewan ko kung kilala nyo ito. Sabi niya kasi, ano, gift niya daw magpatawad, di ba? Pero yung page is human problem. Ay, may natatamaan ba? Oo, may galit o. Okay, so next ano tayo, next topic tayo. Wait lang. Ang history ng Simon Problems. Wala kaming pakialam sa Simon Problems mo. Actually, channel mo. Sir, ano mo? Imik din sir. Tama-tama din. Ang gulo nyo, be. Okay, never mind. Huwag kang makialam sabi, ikaw nagtitimpi ako sa'yo. Joke lang mga kayo naman ta. Zephyr exposed na naman, issue na naman. 'Di ba? Lack of sleep yung problema ng mga seafarers ngayon, kabaro. So, paano mo na ma-manage din yung body clock or management mo sa pagpapahinga? Actually sa barko ano, kahit ano related ba to sa pagva-vlog ko pa din? Hindi sa tayo related sa ano sa sa work environment natin, 'di ba? Natural naman yung lack of sleep, 'di ba? 4 hours, 3 hours masaya na tayo. So paano mo siya na ma-manage na makapag-work ng maayos kay lutang ka or bangag ka, 'di ba? Natural naman 'yan. So paano mo siya na ma-manage? Any tips sa mga baguhang seafarers na sasampa pa lang? Sa akin kasi ano, nagdadala ako ng mga vitamins, mga ganun. Hindi ko na lang sasabihin, kasi baka ano pa eh, 'di ba? So nagdadala ako ng mga vitamins and pag may chance talaga na tulog or pahinga talaga.
Hindi yun ang sinabi. May mga sabi lang ako. Kailangan talaga sa barko, guys, yung presence of mind. Kahit nakulang ka sa tulog, kailangan mo pa ding ano, mag-focus kung ano yung tinatrabaho mo. Kasi dyan yung ano, pumapasok yung aksidente, mga ganun, kasi wala ka sa focus. Kaya dapat, guys, kahit kulang ka sa tulog, isipin mo pa din yung safety mo. So, ika nga, pag nasa barko ka, parating safety first talaga yung dapat yung iisipin mo, yung parating nasa utak mo. Guys, talaga, yun, oh. So, tama nga si Josh, mga kaibigan, na dapat talagang may, ano, may presence of mind. Kasi yung iba, may presence lang, walang mind. Mind, Bobo. Walang alam mo. Bad word. So, ano naman, sa sahod, o, oh, diba? Ito naman yung pinaka-highlights, diba? Sabi nila daw, kapag kadete ka, malaki na daw yung sahod mo, diba? Kasi hindi po nakakalam, fake former news. Cadets po kami ni Sir Joshua, no? So, sa mga kamag-anak namin dyan, baka naman, no? Hindi naman ako nagpapatama or something. We just gonna, dinisin lang namin or kunin yung assumption nyo. So, magkano sahod nyo? Huwag yung ano, specific. Yung sahod ko kasi ano, oh, maliit talaga yung sahod ko, promise guys. Hindi naman maliit, katamtaman lang, or sakto lang. Baka may suwan ako, ha? Hindi siya sahod. Allowance pala. So, sakto lang yung allowance. So, kasalanan ko. Ano ba yung interview natin? So, kasalanan ko kasi hindi allowance na term ginamit ko. So, yun nga. So, okay, last, ano, one last question na lang. During ano? Na-support yung barko, idol, ano yung mas pipiliin nyo? Ito na lang, ha, para sa lahat. Ano mas pipiliin nyo? Yung mag-surely ba or matutulog na lang? Ay, gusto ko pa rin mag-surely. Doon kasi nababalik yung urge ko na mag-work ulit sa barko. Yung parang babalik yung passion ng kurso mo. Kasi yung purpose ko talaga na sumampa ako is to travel the world for free. Kaya doon talaga naggagandahan yung ano, yung feeling ko or nabuboost ako na magtrabaho ng maayos pag nakapunta ako sa iba't ibang mga lugar. Tama, tama. Salamat so, po. Yun, okay. Thank you. So, tatanungin naman natin yung kasunod shot. Oh, kumawa naman. Bakit? Okay, Mr. Ivan Joel. Ano mas bibig? Pwede ako namang mag-set. Ako kasing host dito. No guest lang kayo. Basta kayo mag-adjust. So, yun nga, guys. Ivan Joel, anong pipiliin mo? Dota o ako? Ano? Mahal mo o mahal ka? Siyempre, yung ano, ito na ang totoong question. Ano pipiliin mo? Shore leave or magpahinga na lang? As a, 10 years in the industry of maritime. 10 years? Yan, patatlong beses ko pa lang sa sampa ngayon. At sa... Baka pwede kang hawakan yung mic. Pangatlong beses ko nagsabi ng song. So, dalawang best pala ako nakakasampa at sa experience ko, mas pinipili kong mag-shore leave. Kasi yung trabaho namin sa barko, halos paulit-ulit na lang, araw-araw. And yung cycle, yung routine, paulit-ulit at nakakasawa. So, you have to break that cycle. So, para ma-break yun, paminsan-minsan, kapag may opportunity na lumabas, kailangan mo ring okay, tama na siya. Okay. So yun. De, paminsan-minsan kailangan mo ring lumabas para makita ka naman ng mga bagay na panibago at yung stress na nasa barko mo ma-release mo doon sa mga pinupuntahan mo na mga ganda pag nag-shore leave ka. So yun nga, no. Ako naman yung pipiliin ko, tulog or shore leave, siguro tulog. Plastic. Siyempre, shore leave, dyan tayo na, yan yung isang main reason bakit tayo nagsima, no, aside sa pera, is to travel the world for free. Pero bago kayo mag-travel, or bago nyo yan makuha yung inaasam-asam nyo na Amerika, Europe, kailangan nyo munang pagdaanan yung alon, yung hirap sa barko, yung kalungkutan, init. Yung homesick, yung init, yung lamig, lahat na lang. Pag may time kayo na mag-shore leave, mag-shore leave kayo para din naman sa reward sa lahat ng mga hirap na dinadanas nyo, di ba? Parang totoo lang na. Tama. Okay, so yun lang muna guys sa unang series or wow series. May po series. Ito, on the spot lang naman to na video eh. Hindi ko alam kung may edit ko to or what, pero let's pray na may time ako na mag-edit. Okay? So, thank you guys for your time, Mr. Josh Draper. Maraming salamat sa guest. Ivan Joel. Okay? Thank you sa inyong dalawa na nag-participate. IJTV! I-plug mo naman. Ay, okay. Mayroon ba kayong gusto i-plug? Sino ba ito sa gilid ko? Tapusin na natin to. Oh, Josh Knows Best, guys. Pa-subscribe na. And so, IJTV, para sa inyo ito, mga kabantot. Okay, at isang kaibigan namin, si Seaman Problems, meron ka bang... Busy. Bago tayo mag-end kasi nag-aayos na sila dito. Madami siyang problem. Anong pwede mong i-endorse merch or something? Wala. Okay, Bon Bayach, i-click na lang description down below. So, kita-kita lang po sa next video. Ingat kayo. God bless. Mahal kayo ni Lord. I love you guys.